Magandang araw mga kabi. For today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapate natin. So bali nakauwi naman yung panglaban natin eh, no? So bali final lap na sa susunod na linggo nito. So may mid toss ata mamaya. Kakarga natin araw ng Sabado ngayon, bukas. Abangan. So titingnan natin kung makakauwi siya, pero makakauwi to kasi mid toss lang naman 'yon. So final lap na sa susunod na linggo. Tawid dagat na yung race nito. So sana makauwi yung kalapate natin at mag-clock para maganda yung abangan natin at hindi tayo mabokya. So sana mag-clock yung kalapate natin. At update tayo dito sa mga young bird natin mga kabi, kasi summer race na nga, so loading din nila mamaya. So wala pang kahagis-hagis to itong mga kalapate natin. Kumbaga ang hagis, bali may hagis na pala mga kabi, yung 7 to 10 kilometer air distance nga na ginawa namin nung Webes. So bali Miyerkules nang sila pinalipad, Miyerkules ng hapon, Webes nag-self toss na tayo kasi nga nabigla tayo sa advisory kasi Sabado daw loading na ng mga kalapate para sa summer race. So nabigla tayo kaya binigla natin yung mga kalapate natin Webes na kapag self toss tayo ng 7 to 10 kilometer air distance. So napakalapit lang, nawala pa isa natin, yung blue bar natin na sakitin. So dapat hindi ko pinapasama yun, yung blue bar na yun. Kaso nga mga kabi, sayang naman kasi marami din tayong binibreed ngayon. So masyadong masyadong dadami yung kalapati natin dito, makakra-crowded yung kalapati natin. Kaya ang ginawa ko, pinasama ko na yun para sa ganun mga kabi, kung mawala man, wala tayong magagawa, nawala siya ng inihahagis nga natin. So kumbaga warriors naman yung mga binibreed natin. So kung mawala man yan, talagang ganun. So mas mainam na yung nawala kaysa namatay sa pag-aalaga. So mga kabi, marami tayong hindi dito na update kasi nga hindi naman tayo dito lagi may standby. Kumbaga isang beses lang tayo sa isang linggo umuwi, kaya hindi natin ma-update kung ano mga nangyari dito sa mga kalapate natin. Pero napakarami nga nangyari dito sa mga kalapate natin, hindi ko na sa inyo makikwento. So minsan nakaka-stress din yung mga pangyayaring nagaganap dito sa loob natin. So ganun lang talaga mga kabi. So ito naman mga kabi, update tayo, mukhang may sakit pa tong isa natin oh, no? Pero loading na rin mamaya niyan. Kaya na natin magkawala yun pag may sakit, yung mga ganyan no? So ito, nakita nyo naman sa ilong, hindi nga siya 100% na nasa condition. So pa-recover pa rin to. So check natin mamaya kung ano lagay, kung pang load ba o hindi. Pero malamang ma-load na rin natin to para mawala na kung sino yung mga mahihina. At saka baka mabigla din to, baka maubos din to mga kalapati natin. Papasama na natin to lahat. So swerte na siguro pag may nakauwi dito na tatlo. So hindi naman na tayo nag-aalaga nito, si Boston Ying na. Kaya pagka nawala yung mga kalapati natin, alam nyo na, si Boston Ying ang sisihin nyo, hindi ako. Ano? Ang gandang kalapate. So bali yan yung mga isasabak natin bukas sa training. Bukod dito sa mid-toss, ilo-load na rin natin to bukas, kaya maganda yung abangan natin bukas. So malapit lang naman yung mid-toss, siguro nasa 15 to 25 kilometer air distance lang. Kaso baka mabigla nga yung mga kalapate natin kasi kakalipad lang, dahil halos 3 weeks nga silang hindi makalipad dahil dun sa nangyari sa kanila na sakit, na nagkaroon nga sila ng one eye cold, tapos hindi nga makakain yung iba rito. So check natin kung ano mangyayari bukas at abangan natin kung ano mangyayari sa kanila. Sana makauwi sila bukas. Ayan o, magaganda naman yung mga kalapate natin. Ito lang medyo tagilid. Ito, titingnan natin mamaya kung ano nangyari dito, kung magaling na ng tuluyan. So update ko kayo mga kabi dun sa breeder naman natin. Ito yung breeder natin, so hindi ko alam kung kailan makakapisa to o nakapisa na. So check natin yan bukas o sa isang araw. Pero ngayon hindi muna natin check kasi darating lang natin. At ang i-update ko sa inyo mga kabi, yung breeder natin na nakapisa na naman. So update ko naman kayo dito mga kabi sa ating mga kalapate na breeder. So bali dalawa yung napisa dito sa dalawang blue bar. So anak nila yung nawala, so sayang. So bali ang nangyari doon mga kabi, meron pa kasi tayong apat na gamot na pinasusubo pang recover doon. So Lunes, Martes, Miyerkules isusubo dapat 'yon. Ang problema hindi nga nasubuan. Kaya nung pagkapakawala natin ng Miyerkules, bali in-update lang tayo ni Boston Ying. So hindi nga lumipad na maganda kasi nga siguro hindi pa na-recover dahil hindi nga nasubo yung gamot na pinapasubo natin, yung pang-recover. Tapos Webes na self-toss naman na natin agad. So talagang ganoon mga kabi, kumbaga pagkukulang din sa atin at saka sa nag-aalaga. So dalawa kami na nagkulang dito, si Boston Ying saka ako. So hindi naman kasi natin talaga matutukan, talagang ganyan nangyayari sa mga kalapate. Pero sayang, nanghinayang pa rin
rin ako kasi naibiling ko naman yon. So hindi natandaan ni Boston Ying. So nabibisi sa paglalaro ng ML. So alam niyo naman yung mga tao ngayon sa na mahilig mag cellphone, talagang nawawala sa focus kung minsan talagang puro cellphone ang ginagawa. So moral lesson to, lalo na sa mga bata dyan na gustong sumabak sa pagkakalapate, unahin nyo yung mga priority nyo. So kung priority nyo yung pag-aaral at kung ano pa yung mga ibang priority nyo, unahan nyo. So unahin nyo, hindi yung kalapate yung unahin nyo o hindi kung ano yung gagawin nyo. So halimbawa katulad na to, ang priority mag-alaga ng kalapate, di unahin yung pag-aalaga ng kalapate kesa dun sa paglalaro. Kasi wala namang nangyayari sa laro, mga kabi, yung laro andyan lang. So ito mga kalapate natin, andyan lang to pagka hindi nyo inihagis. Pag inihagis nyo, baka mawala na. So yun yung moral lesson dito mga kabi. So kailangan alam nyo yung priority nyo pag nag-aalaga kayo ng kalapate, lalo na sa mga newbie at mga bata na gusto mag-alaga ng kalapate. So kawawa kasi yung mga alaga nyo kapag napabayaan nyo. So mawawala lang yan. So ito, check natin kung ano naging kulay. So sabi sa akin nung kasama natin ni Sir S. Beach, dalawang chokong araw, pero blue bar ata o yan. So hindi pa natin alam kung choco to o blue bar. Ayun, mukhang choco na blue bar eh. Hindi ko alam kung ano kulay. Ayun, choco to. Choco. Ito, baka choco din tong isa na to. Kaso mukhang dark eh. Dark choco to. Ayun. Pero white flight to. Gandang kalapati na ito mga kabi. Mukhang choco rin to. White flight. Batik. Ito, choco na choco to. Makita nyo naman sa kulay mga kabi. Oh, gandang kulay. So nakapagpalabas din tayo ng choco. So sana dalawang choco to. Maganda yung magiging kulay na ito mga kabi kung batik to. Kung batik. So medyo madumi na pala yung pugaran nila mga kabi. Nakita nyo naman. Oh. Ayan, oh. So pasensya na pala at pasintabi sa mga kumakain. So bali pinahagis lang natin yung mga kalapate natin kay Boston Ying. At magpaparonda tayo ng kalapate. Ayan, so update ko kayo mga kabi. So ayan na nga si Boston Ying. Inaayos na yung mga kalapate natin at ihagis. Bali 8 na lang to mga kabi. Pito yung iaagis bukas, titingnan natin kung makakauwi pa kasi mabibigla yun mga kabi. Nasa 7 to 10 kilometer air distance lang yung agis. Ayun o, pumipikit pala isa. So susubukan natin mamaya ng ano yan, ng pang recover. So hindi naman natin alam kung bakit pumipikit to. Baka nagbugbugan lang. Kaya ang ginawa ko mga kabi, pinasarado ko yung mga kulungan nila para hindi masyado nagbugbugan. So kaso, pag nakakawala kasi yun mga kabi, si Baliling, yung kapares ng panglaban natin, baka nakipag-away kaya na bugbog siguro yung mata nun. Pero ang medyo may tama nga dyan mga kabi, ayun yung checkered natin ayun. So sana makauwi pa bukas at update ko kayo kung ano mangyayari. Abangan natin bukas yan at sana makauwi silang lahat at tumagal naman yung abangan natin ng mga kalapate, baka kasi maubos bukas. So sana makauwi silang lahat, kahit na tingin ko siguro mga tatlo makakauwi dito. So kumbaga kulang talaga sa ano to, sa pag-aalaga mga kabi. So hindi masyadong natutukan, so sayang. Pero ganun pa man mga kabi, good luck sa atin at good luck sa kanila at good luck din sa lahat ng mga magre-race sa summer race, sa south race. Yung mga ngayon kasi iba south race, yung iba ngayon pasimula pa lang ng south race, magde-derby pa lang. So good luck sa lahat ng mga nag-aabang at mga nagkakalapate. So happy flying sa atin. At ano masasabi mo Boston Ying, sino siya shoutout mo? Oh, wala, mukhang nalulungkot si Boston Ying. So pero ganun pa man, talagang nangyayari yan sa buhay, yung kalungkutan. Kalimutan nyo yan, kailangan happy lang. Ayan. So ganun nga mga kabi, good luck sa inyo at God bless. Happy flying.